Kumusta mga amigo? Naglabas na ng player rating ang NBA 2K at narito ang mga player na napasama sa top 10. Number 10, Devin Booker na may 94 overall rating. Tabla naman sa number 9 hanggang number 7 sa 95 overall rating itong sina Jimmy Butler, Jason Tatum at Luka Doncic. From number 6 naman hanggang number 2 ay pare-pareho din ang rating mga amigo, which is 96 overall. Number 6, Giannis Antetokounmpo. Number 5, Kevin Durant. Number 4, Stephen Curry. Number 3, LeBron James. Number 2, Joel Embiid. At ang top 1 na may pinakamataas na rating mga amigo, walang iba kundi ang NBA champion na si Nikola Jokic na may 98 overall rating. Ano ang masasabi niyo dyan mga amigo sa naturang rating? Ilan din sa mga notable player mga amigo ay sina Jamal Murray na may 88 overall rating, Jaylen Brown 89, Donovan Mitchell 92, at si Shai Gilgeous-Alexander mga amigo na may 93 overall rating. Masaya naman ang 2023 number 1 overall pick na si Victor Wembanyama sa kanyang natanggap na rating sa 2K24. Si Wemby ay binigyan ng 84 overall rating at marami ang napareact dito na nagsasabing mataas ang rating na ito para sa isang rookie. Ayon sa report, si Victor Wembanyama na ang rookie na nakatanggap ng pinakamataas na rating since Zion Williamson 81. Mas mataas pa siya mga amigo ng 6 dito kay LeBron James na may 78 overall rating sa kanyang rookie season. Ilan sa mga notable player mga amigo na may 80 plus overall rating sa kanilang rookie season ay sina John Wall, Kyrie Irving na pareho may tig 81 overall rating, Greg Ogden, Derrick Rose at Markel Fultz na may tig 80 overall rating. Ano ang masasabi niyo dyan mga amigo sa naturang rating na ito ni Victor Wembanyama? Naglabas na ng schedule ng NBA para sa opening night sa October 24 ayon ito sa report ni Shams Charania ng The Athletic. Ang unang magtatapat mga amigo ay ang Lakers kontra Denver Nuggets at Warriors kontra Phoenix Suns. Sa opening pala mga amigo talagang blockbuster agad dahil sa drama off the court. Nawalis ng Denver Nuggets ang Lakers sa conference finals at lahat naman yon ay dikit ang laban. At may pag-asa pa ngang manalo ang Lakers kaso kinakapo sila sa hulihan. Natapos na ang kanilang series at pati finals pero tinitira pa rin ang Denver Nuggets player at pati ni Coach Mike Malone ang Los Angeles Lakers at si LeBron, lalo na nang sabihin itong pinag-iisipan niya ng magretiro na agad naman kumuha ng atensyon ng media at ang Denver Nuggets ay halos hindi na nga pinag-uusapan. Ito yung kinaiinis ni Mike Malone mga amigo na sabi ko nga wala siyang magagawa dahil sikat talaga si LeBron at ang Lakers at ang media ay tututok lamang sa pinag-iinteresan ng mga fans. Masasaksihan ng Lakers ang pagtanggap ng championship ring ng Denver Nuggets player so pwedeng magbigay ito sa kanila ng motivation. At sa Denver Nuggets naman mga amigo ay mas lalo pang mamotivate at magpursige na muling manalo ng kampeonato. Well, very obvious naman ang schedule na ito mga amigo. Gusto agad kumita ng NBA at bumuo ng rivalry sa pagitan ng Lakers at Denver Nuggets. So ano ang masasabi niyo dyan mga amigo?